Welcome back sa aking YouTube channel. So, nandito tayo uli ngayon para sa isa na namang mukbang. Hindi tayo magbumukbang. Ayan. Sisilipin natin yung nakita ko dito na bagong hydraulic brakes. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa MM Cruz. Dito yan sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Malapit lang ito sa Joners. 100 meters away from MacArthur Highway, Joner Supermarket. Ayan. So, ilalagay ko sa description yung Google Map, saka Facebook link, contact number, just in case na gusto nyo mag-avail nung sisilipin or ipapakita ko sa inyo na hydraulic brake. So, nakita nyo sa thumbnail na ang chichikin natin ngayon ay ang Racework Hydraulic Disc Brake. Ayan. So, wala na tayong intro-intro, guys. Diretso na agad tayo dito sa ating review ba to o overview? Ayan, sisilip tayo. Ayan. So, by the way, ang Racework nga pala, pag binili mo to, may kasama na siyang disc brake. Ayan. Ito. So, para sa mga mag-a-assemble ng kanilang dream bike, ayan. Alternative to. Kasi napakahirap pumanap ng, syempre, alam naman natin, napakahirap pumanap ng Shimano MT-200. So, ito. Ang alternative na hydraulic brakes kung wala kayong makitang Shimano MT-200. Ayan. Raceworks. Ayan. So, 160mm na rotor. Ito yun. Ayan. So, iiwasan lang natin hawakan yung pinaka ito kasi baka daw ma-contaminate. Ayan. So, ayan. Napakita ko na sa inyo. Kasama dalawa pag binili to. Ayan. Ayan. Napakita ko sa inyo yung rotor, guys. So, dito tayo ngayon sa lever saka caliper. Ayan, kagaya ng sinabi ko kanina, alternative to, just in case wala kayong makita ang Shimano MT-200, ang price nga pala na to, guys, ay 2,600 pesos. Ayan, kita nyo naman. So, napakamura, may kasama ka na ang rotor. Ayan. So, kung may magtatanong sa akin, hindi naman yun gagamitin yung rotor kasi may rotor na yung bike ko eh. Mas maganda na yung may spare ka, may extra ha. Kasi hindi mo alam kung kailan mabaluktot yung stock mo na rotor. Doon naman sa mga mag-a-assemble, ayan, wala naman talagang rotor. Ito, may kasama na yung rotor, yung hydraulic brakes mo. Ayan. So, ito yung caliper saka lever. Ayan. So, pakita ko muna sa inyo yung lever. Gustong-gusto ko yung lever nito kasi meron siya dito parang tigyawat. Ayan. Dito, oh. Nakikita nyo ba, guys? Ayan, oh. Ayan, tanong una. Ayan. So, parang siya may tigyawat. Tapos, almost 2-finger lang siya. Ayan, ito ano na to, masigip na siya. So, pwede siya 2-finger, ayan. So, kakita nyo naman, oh. So, mas gusto ko yung 2-finger para mas safe. Mas marami yung daliri ko dun sa handlebar para mas madali kong handling. O, yung handling nga, diba? Ayan. Bukod dun, mayroong kulay pula dito. Nakakapag-astig tingnan. Ang gandang tingnan. At the same time, ito, oh, yung clamp niya, ditiklop. Ayan, ditiklop yan. Meron dito ang ano yan, eh, na naibubukang ganun. Ayan. Hindi ko matanggal eh. Ayan. Pero subukan natin. I'm not prepared. Bilang ganun. Ayan. Basta natatanggal yan, guys. Nakita niyo ba? Ayan, oh. So, hindi mo na kailangan tanggalin yung handle grip para ikabit to or tanggalin. Ayan. Pagdating naman sa ibabaw, may makikita ka lang dyan, Raceworks. Ayan, guys. Nakikita niyo. Raceworks. Ayan, oh. Ang nakalagay, Raceworks Mineral Oil Hydraulic. So, kamukha siya ng ano? Diori yata.
Kamukha siya ng MT200 yung design niya. Ayan o. Oh. Di ba? So, ang ganda ng pagkakadesign niya. Dito nilalagay or dito nag-ano ng hangin. Nakikita ko yung mekaniko. May nilalagay dito. Diyan nilalagyan ng mineral oil. Kung kulang. So, dito. Tapos dito naman sa tawag dito, caliper. May kasama na siyang adapter. Ayan, may kasama siyang adapter. Tapos, two-piece. So, kaya ako nasabing two-piece kasi may hiwa dito. Ayan, paikot yan. So, natatanggal siguro to. Tapos, ito yung pinaka-brake pad niya. Nasa ibabaw. Ay, hindi. Kailangan mong baklasin to para makuha mo yung brake pad. Ayan. Sabi nila maganda daw yung nasa ibabaw. Kala ko nasa ibabaw, sayang. Lock lang pala to. Yung lock nasa ibabaw, pero sa ilalim mo kukunin yung brake pad. Sa ilalim eh, no? So, kung nakakabit to, at magpapalit ka ng brake pad, kailangan mong tanggalin. Ayan. Tapos, nandito sa gilid, yung bleeding. Kung gusto mo mag-bleed. Ang kagandahan nito, guys, nasa may bandang ibabaw siya. Hindi siya sa ilalim. Kasi pag nasa ilalim, tutulo na agad yan. Ganda nito, nasa ibabaw. Pwede mo siyang buksan na hindi matatapon yung mineral oil mo. Andito sa ibabaw. So, halimbawa, nasa harapan yan. Ito yung harap na preno, nasa ibabaw. Pag naman nasa likuran, nakaganyan. So, kahit pa paano, nasa ibabaw pa rin. Eh, hindi siya tutulo na nakaganon. Yung iba kasi nakikita ko nandito sa baba eh. So, pag binuksan mo yun, bigla-bigla, tutulo na yung mineral oil. Ayan, so nandito siya. Wala siya kagaya nun sa MT200 na may valve. Wala siyang valve. Ano lang talaga siya dito, ito. Yung tornilyo, tatanggalin mo yung tornilyo na yan para dyan mo lagyan ng mineral oil. So, may syringe lang ginagamit dun. Ayan o. So, iksi lang. Ito yung pangarapan. Ayan. At the same time, meron silang, yun syempre, may kasamang tornilyo. Ayan. Ito yung tornilyo ng rotor. Ito yung tornilyo ng caliper. Ayan. By the way, guys, dalawa yung kasamang adapter. Isa sa harap, then isa sa likod. So, kasi hindi naman lahat naka-post mount. So, ito yung adapter para gamitin sa IS mount. Ayan. So, sa likod na preno, ganun pa rin. Ayan, mayroon parang tigya-tigyawat. Ayan o. Tapos meron din dito. Pwede mo itong gawing two-finger. Hindi naman siya kasing haba. Ah, naalala ko. Yung zoom. Meron pula. Ayan. Pero yung ibabaw talaga, palagay ko kamukha siya ng Diore. Or ng MT200. Alin lang dun sa dalawa. Kaya nagagandahan ako sa design na to. Nandito din kasi yung ano nyo, tornilyuan nung sa mineral oil. Tapos, ito, tingnan natin, silipin natin. Ayun, kamukha din. Parang katulad lang din talaga sa Shimano. Ganda na ito, guys, promise. Ayan, ganun pa rin. Natitiklop to. Ayan. Natitiklop yan. Ito nyo, oh. So, matatanggal mo siya at makakabit kahit hindi mo natanggalin yung iyong grip. Again, mayroon siyang adapter. Ayan. Ang clip niya nasa ibabaw. Again, guys, kung magpapalit ka ng brake pad, kailangan nakabaklas to sa bike. At nandito yung bleeding niya. Ayan, dyan. Ayan. So, yun lang, guys. Ang maiksing video natin ng ating Raceworks or Racework hydraulic brakes na sa halagang 2,600 pesos. Dito lang yan, syempre, ayan, sa MM Cruise Bicycle Trading. Dito yan sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan. So, hanggang dyan na lang, guys. Kung nagustuhan mo yung video, huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment na rin kayo kung meron kayong experience dito sa race work. Pero ako nagsasabi nito, guys, bang for the buck. Sulit ang magiging sulit ang ipang gagastos nyo dito sa hydraulic brakes na to. Ayan. So, may kasama siyang dalawang rotor. Ayan, oo, di ba? Ganyan na lang, guys. Bye-bye!